Isang magandang araw sa inyo, KTzens! Get ready dahil ngayong araw, sasamahan natin si Edward ng kilalanin ang ating featured KTzen of the Week! Kumusta, KTzens? Oras na naman para makipagkwentuhan tayo sa isa nating kababayan dito sa Abu Dhabi. Tara, puntahan na natin siya! Ngayon mga KTzens, nandito tayo sa bahay ni Miss Miriam Paglinawan. Tara, samahan niyo ako! Hello, Miss Miriam. Hi. Kamusta po kayo? Mabuti. Ay ka. Tuloy kayo. Ay, salamat po. Ngayon mga KTzens, kasama na natin ngayon si Miss Miriam. Miss Miriam, gusto ko lamang pong malaman po yung tungkol sa buhay nyo. Ano po ba yung mga pinagkakaabalahan nyo dito sa Abu Dhabi? Full-time job holder ako. Siguro yun yung calling ko. So busy ako sa Filipino Community Service. Ako yung founder at saka chairman ng Filipino International Teacher Society. Tumutulong kami sa mga underboard teachers na makapasa sila so that malaki yung chance nila na makakuha ng trabaho or teaching job pagbalik nila sa Philippines. Active din ako sa Filipino community activities. Yes, leading an organization or a group is really not easy, but because you're passionate about doing it, kaya nagiging successful yung mga activities namin. It's like, you know, doing things na wala ka naman ina-expect in return. Sa bagay po, pag ano, yung sa puso nyo po, di ba? Pag yes, gusto nyo po yung ginagawa nyo, talagang kahit na hindi po kayo bayaran, talagang willing po kayo na gawin yung bagay na yun. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi ko, from God, kasi ano, He's really been working within me. Sabi ko, minsan, nagawa ko yun. Minsan, hindi ka makakapaniwala na nagawa mo pala yung bagay na yun. So, bilang event organizer, kwento nyo naman po yung trabaho nyo sa akin. Kinuha ko ng dito, yung sa trabaho ko, very particular yung client ko, pati yung mga staff na nagtatrabaho, di ba, yung mga waiters, yung ganun, nagagalit siya. Sabi ko sa kanya, you don't need to be stressed. Leave everything with me. That's why I'm here. Yun yung pinaninindigan ko. Inakbayan niya ako, sabi niya, Miriam, thank you so much. This is the very best birthday party ever ng anak ko. So, na-inspire ako. And then, she gave tips. She's been doing the birthday party of her kid for 4 consecutive years. So, bumabalik diba po talaga yung mga customer nyo. Sino-sino naman po yung kasama nyo dito sa Abu Dhabi? Kasama ko si Nicole dito. Apat sa kapatid ko, kinuha ko. Wow. Galing kami sa mahirap na pamilya. Pero tinuruan kami ng magulang namin how to live our lives independently. So, namulat kami sa buhay na kailangan, magtrabaho ka, magsikap ka. Gaano po ba katagal na po kayong hindi umiuwi sa Pilipinas? Or gaano nyo na po kamiss yung mga pamilya nyo sa Pilipinas? Sobrang miss ko na sila. Kasi ang saya-saya namin pag magkakasama kami. Kanina nga naging emotional yung review namin kasi may mga sharing. Sabi nung nagbibigay ng review sa amin, bago kayo pumasok sa classroom and mag-take up ng exam, tawagan nyo muna yung pinaka-close na mahal niyo sa buhay, na gusto niyong ialay yung pagkapasan niyo. So ako ang naalala ko, yung anak ko, kasi si Roy, yung lalaki, gustong gusto ko siyang yakapin. Siya yung pinakamiss ko sa lahat. He will be my baby forever. Oh, sweet naman. Ganun. Ate Miriam, bilang isang single parent, paano mo nakakayanan yung mga hirap dito sa Abu Dhabi? Honestly speaking, hindi ko nga rin alam kung paano. Ang mga single moms, masasaya sila. But of course, having said that, hindi naman lahat ng single moms ay nai-enjoy ang pagiging single mom. So yung advice ko lang naman, believe in yourself na you can do it. Kung single mom ka, alam mo yung focus mo, alam mo kung anong gusto mo mangyari sa anak mo, yun lang ang sundan natin. Huwag tayong lalayo doon. Have faith in God and there's no way na maliligaw tayo. Huwag natin kalilimutan na mahalin yung ating sarili, yung health natin, para kasi mag-isa nga lang tayong tataguyod sa mga anak natin. So, importante yon. Your happiness will always be your kids' happiness. Isang inspiring story na naman ang ating napakinggan, KTzens! Abangan bukas! Tara at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang pagpapatuloy ng kwento habang namamasyal sa Abu Dhabi! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld. Ngayon naman, KTzens! Meron ba kayong mga katanungan tungkol sa immigration na gustong mabigyang linaw? Tune in na sa kauna-unahang Kabayani Talks live stream ngayong darating na Sabado, August 25, 8 PM Manila Time sa Balitang Global Facebook page at tfc.tv. Send in your queries, KTzens, dahil ito na ang programang sasagot sa mga katanungan nyo.